Hello guys, welcome back to my channel Single Parent Lifestyle. At ngayon po, ang aking i-vlog ay tungkol sa kung paano naging nila dahil hindi ako kaibigan ako. At i-share ko sa inyo guys kung ano yung mga napagkwentuhan namin at na-share niya technique sa akin. I-share ko din sa inyo, hindi ko lang suluhin. Okay. Paano ba napapalago talaga ang isang sari-sari store? Ito talaga yung pinaka totoong ginagawa. Kung gusto mo talaga ang yung negosyo ay mapalago or hindi lang yung nagtinda-tinda ka lang diyan. 'Di ba? Ano bang reason kung bakit tayo nagtitinda? Ano bang reason kung bakit tayo pumasok sa ganitong negosyo? Nagsasayang lang ba tayo ng pera or para ba may mapagkukunan tayo? So, ito yung i-share ko sa inyo guys. Mayroon akong kaisang kaibigan na isa na ngayong grocery ang kanyang sari-sari store. Ang kwento niya sa akin, basta tumira ako dito, nandiyan na yan. Year 2000, nakita ko na yung kanyang tindahan. Hindi pa siya ganun kalaki. So, ito, tumira ako dito 2010. So, 10 years after noon, nagulat ako. Isa na siyang malaking tindahan. So, hanggang ngayon guys, at ito pa ang maganda, nagbabranch out siya. So, ito yung isang sinishare niya sa akin, kung paano niya napapalago ng ganon kabilis. Maniwala kayo sa hindi, ang kanyang tindahan ay naging wholesaler siya, nagiging grocery siya after 2 to 3 years. At namaniwala kayo sa hindi, after 3 years, nagiging kumikita na yung ang kanyang laman ng tindahan ay nasa 3 million na. So, paano ang ginagawa niya? So, ito yung sinishare niya sa akin. At isishare ko din sa inyo guys. Hindi, ayaw din niya kasing kunan ng video. Basta kami, nagkukwentuhan kami. Sabi niya, bahala na akong mag-share sa inyo. Pero ako, swear to God, lahat ng matutunan ko sa kanya ay gusto ko rin i-share sa inyo. At ako ay tuwang-tuwa kasi kahit papaano ang dami kong kumaga lesson bilang isang, 'di ba, tindira or isang sari-sari store owner. Dami kong natutunan doon sa sandali naming pag-uusap. So, 'yun nga guys. Number one na ginagawa pala niya sa kanyang tindahan. Background niya. Nag-start pala siya 2000 pa daw. So, year 2000. Nandito din ako nung time na yun kasi ang pinsan ko nga ay nalipat dito. So, napunta ako dito. Nakita ko siya may tindahan na, pero maliit lang. Pero sabi niya sa akin, nag-start na daw siya noon ng 50,000. That time daw, ang dami na daw niya na pamilya sa 50,000. At ang tindahan daw niya, nasa harapan, bintana lang ng kanyang bahay. At yung paninda pala niya noon, ay nasa loob lang nilalagay. Hanggang sa, nung time na yun, para na daw siyang wholesaler eh. Kasi ang dami na daw niyang stocks. So, nangyari na parang nag-wholesale siya. Okay. So, ito ganito ang ginagawa niya. After 3 years daw, sabi niya, ang laki na ng kanyang inventory. Umaabot na ng milyon. So, paano nangyari? Ang sabi niya sa akin, pag ikay magninegosyo, hanggat maari, isipin mo, i-focus mo, focus ka dun sa yung isang ano na yon, parang may dream ka na gusto mong maging ganito. So, pumasok ka sa negosyo na ganun, isipin mo, negosyo to, hindi to laro, at hindi ito yung nag-put up ka ng sari-sari store dahil gusto mo lang makita na may tindahan ka, or ito ang matindi sa lahat, bakit nag-sari-sari store daw ang tao para may mapagkukunan. Tama po yun, kasi tulad ko, kaya ako nag-sari-sari store nung una, kasi doon kami kumukuha. So, yun, which is mali pala yung ganon. So, anong ginagawa niya? Ang sabi niya sa akin, first thing, pag ikay mag-put up ng isang sari-sari store, kung ano yung puhunan mo, hanggat maari, hindi hanggat maari, wag mo talagang babawasan. Kung nag-sale ka sa isang buwan ng
halaga ng 100,000. Yung 100,000 na yun, lahat yun. Wala kang babawasan. Huwag mo sabihin na ako naman ang nagpakapagod, ako naman ang nagtitindera, ako lahat. So, kailangan kong kumuha dito ng ilang percent. Kailangan kong kumuha dito ng sahod ko. Hindi daw ganun ang ginagawa niya. So, for the first 3 years na ginagawa niya, nag-work siya sa kanyang sari-sari store nang wala siyang kinikitang sahod. So, umaasa pa rin siya doon sa bigay ng kanyang asawa na time daw ay lingguhan daw umuwi. Kasi sa Manila, kasi sila nang galing. So, na-relocate din dito sila. So, maano, tawag nito, yung sahod ng asawa niya, pinagkakasya niya. Sinisikap niya na hanggat maaari daw, yung kanyang 50,000 ay intact yun. At lahat yun tinuturo sa mga anak niya. Nung maliit pa daw mga anak niya, sabi niya, ito yung negosyo na to, huwag niyong isipin na atin to. Itong negosyo na to, papalaguin natin. At ayoko nakikita kayo, nakukuha kayo dyan sa tindahan. Ganon daw ang ginagawa. So, kung may kinukuha man siguro sila, binabayaran nila. Which is, ganon naman talaga dapat. Diba? So, ang sabi niya sa akin, hindi ako kumuha kahit kunti. Diba? So, wala akong kinuha. Ang ginawa niya after 3 years doon nag-boom lalo ang kanyang negosyo. So nag-isip na siya, hindi lang sari-sari store. Pinasukan na niya, alam mo ba, nagbigasan na siya. At saka nung time na 'yon, ang dami na niyang bigas. Siya na ang halos nagsusuporta ng mga bigas sa mga sari-sari store dito. Yung maliliit lang na mga tindahan. So siya na wholesaler na siya, grocery na siya. 3 years pa lang, million na ang kanyang puhunan. So, yung 50,000 niya ay nagiging million. So, yun yung isa sa mga technique na sinabi nga niya na huwag mong bawasan yung 50,000 na puhunan. So, yun ang sabi niya sa akin. So, ako naman, kinikwenta-kwenta ko na ako ay nag-start naman sa 10,000. Tapos, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin million ang aking laman ng tindahan? So, yun yung katotohanan eh. Dahil, may mga pagkakamali ako. Sabihin na natin na pag nakabenta kasi ako, more on, mayroon tayong nababawas. Nangyari yun eh, yung nababawasan natin, pambayad sa ganito. Pero sabi niya, tiisin mo yung 3 years kung mayroon kang ibang mapagkukunan, kung maaari higpit talaga higpitan mo yung pagbabudget mo para makayanan. 3 years pa lang, wag mong galaw eh. Yun ang number 1 na tips niya sa akin na huwag mong bawasan ang iyong puhunan. Hindi porket na tumubo ka doon ng 10% ay pwede mo nang kunin. Kasi hindi nga talaga mapapalago ang isang tindahan kung ang iyong tinubo na 10% doon ay iyong kakainin. So, syempre, ang dami kong na-realize na mga pagkakamali sa mga ginawa ko. So, unang-una, yun dapat ang iwasan pala. Kung gusto mo talaga na mapapalago munang mabilis ang iyong tindahan. So, sa loob ng 3 taon, wag mong galawin. Magtrabaho ka ng libre. Magtrabaho ka ng wala kang sahod. Magpara bang yung servisyo na yon. Pero after noon, dun ka na mag-harvest. So, malaki na siya. Ang dami mo nang naisip na paglagyan dun sa iyong puhunan. Pwede ka na magbigasan. Pwede ka nang kumuha ng tao. Pwede ka nang dami. Pwede ka magiging wholesaler na nga. Or nagiging grocery na. So, yun yung ginagawa niya. At yun yung number 1 na tips niya sa akin na huwag mong galawin. So, parang gusto kong mag-start ng panibago ngayon. Nagawin sana yung mga bagay na yun. Kasi, syempre, nakikita ko na sa loob ng 7 years, parang wala pa rin nangyayari compared sa nangyari sa kanyang 3 years pa lang ay nagiging grocery na siya. So, yun yung guys, yung mga tips at saka technique niya na sa totoo lang, ang hirap din gawin. Diba? Lalo na kung wala ka namang ibang inaasahan. Pero siguro sa ngayon, kahit pa paano, pinatanong ko nga rin siya kung paano ba talaga. Kasi kung halimbawa wala ka ng ibang source, kundi yan lang yung tindahan. Kasi nagkataon sa kanya na pag nagninegosyo ka daw, talagang isipin mo, negosyo ito. Papalaguin ito. Hindi yung ginawa ko ito kasi dito ako kukuha. So, ang sabi niya sa akin, advice niya sa akin, kasi parang ano na siya eh, magaling talaga na siya. Meron naman daw akong ibang business at meron akong ano, hanggat maaari yung tindahan ko daw, simula daw tong buwan na to, wala daw akong kukunin kahit daw 5 sentimo, sabi niya.
So, gusto kong i-try. Challenge yun sa sarili ko. Pwede ko namang gawin, guys. Sinabi ko nga dito sa kasama ko na siguro kaya natin. Kung kaya naman. Oh, sabi niya, oo. So, try namin this itong buwan ng March pa lang. So, nag-start agad ako. Kasi, kumbaga, ang dami kong natutunan na gusto kong i-try kung talaga magiging million ba talaga ang aking 10,000. Pero sa totoo lang sa ngayon, hindi lang 10,000 itong aking laman tindahan. Kung makikita nyo guys, sa aking mga last nung tinutur ko kayo, marami-rami na rin. Alam mo, sa totoo lang, nandito na ito sa mga, kasama mga bigasan ko, nasa 200 plus or 300,000 na rin. Malo na yung mga sukal ko, sako-sako na rin. So, ganon. Tapos, siguro yung mga naipundar ko rin kasi, yung mga benta ko, share ko lang sa inyo, na, syempre, nakapagpundar ako ng chiller, nakabili ako ng, tawag nito, dami kong nagastosan sa pera ko. Yung mga bumibili guys, so napuputol tayo. Okay. So, yun nga guys, yung sina-challenge ko rin yung sarili ko na kaya ko. Kung kaya nung sabi natin, kaibigan ko na siya. Kasi before pala nga pala, background din, ulit background kay madam. Before, nung lumipat dito, kasabay sila ng pinsan ko. So, nung lumipat yung pinsan ko dito, dinayo ko noon. Kasi sa Quezon City ako nakatira. Nung pinunta ko yung pinsan ko dito na narelocate din kasama niya, naging friend ko na siya noon, nakakausap ko na, ganyan. So, hanggang sa 2010, after 10 years, di ko inakala na dito din ako makakakuha ng bahay. So, hanggang ngayon nakita ko, pero siya talaga ay malaking tindahan. Okay? So, lumaki na. Lumago talaga. At hindi pa yun, sabi niya sa akin, hindi yung utak mo, naka-focus ka lang sa pagtitinda or sari-sari store. Isipin mo na after sari-sari store, bakit ayaw mong gawing kung talagang malaki na yung puhunan, gawin mo ng grocery or gawin mo ng hindi kailangan magtapos ka ng kurso para ikaw ay magninegosyo. Ang daming mga paraan ng pagninegosyo na hindi kailangan aralin. Along the way, matutunan mo ang lahat ng mga bagay sa pinasok mo na negosyo. So, yun ang sabi niya sa akin. So, kailangan mo lang makahanda ka kung ano man yung mga pwedeng pagbabago na mangyayari. So, yun guys, ang may share ko sa inyo sa ngayon na aking natutunan sa isang kaibigan. So, kaibigan ko na siya. Na ayaw din niyang banggitin siya dahil syempre kilalang kilala naman siya sa lugar dito sa amin. Okay. Sa akin, parang sa akin lang siya nagtiwala na ikukwento niya sa akin kung ano mga pinagdadaanan niya, kung paano ang mga ginagawa niya. Pa. So, daming mga pangyayari, lalo na sa lugar namin. Ang dami kang lahat ng klaseng tao nandito. Parang ano na to eh, parang Manila. Kasi alam niyo na, yung lugar namin dito kasi, mga tao dito halos 50% or 60% mga galing sila ng Manila na relocate. So, alam nyo na kung anong ibig sabihin pag na-relocate ka. So, nakatira sila dati sa isang, sa mga, ano diba, yung mga gilid ng Sapa, ganyan, sa Makati, sa Patiros, dito sila napunta. So, lahat ng kasing tao nandito, mamimit mo. Kaya, sabi niya sa akin, ma-encounter ko rin din yung ganun. At oo, tama naman. Ang dami ko na-encounter na tao dito na siga-siga. So, yun yung mga sinishare niya sa akin. So, sana po ay matry nyo din. I-apply nyo. So, siguro, after 3 years or 5 years, millionaire na tayo. Diba? So, hanggat maaari, challenge to kay single parent lifestyle, nagawin ko rin. Kasi gusto ko rin naman talaga maabot ang mga ganung bagay. Kasi almost 7 or 8 years na ako sa aking pagtitinda. Pero, hindi pa ako nakaabot ng million sa aking tindahan. Yan ang totoo. So, sana sabay-sabay tayong ma-inspire sa kwento ng aking kaibigan at sana ay lalo tayong ganahan pa, magsusumikap pa para lalong mapapalago natin ang ating negosyo. Kailangan lang talaga sipag, tiyaga, kunting tiis lang at higpit ang pagbabudget, higpitan, talagang ingatan natin ang ating negosyo at ito'y automatic daw
darating ang panahon ng lalago at magiging grocery din balang araw. Ayan. So, thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta ng Single Parent Lifestyle. At nagpapasalamat ako sa mga bago kong mga bisita na pumupunta dito sa aking tahanan sa Single Parent Lifestyle. At lalong-lalo na kasi may mga nag-message sa akin, isusunod ko na i-video ko yon, magba-vlog ako ng kasunod dun sa mga question nyo nga. So, isusunod ko na, sabay na rin ang aking mga shout-out sa lahat kasi dumadami na rin po tayo at ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon at nagpapasalamat na po ako sa inyong lahat na sumusuporta na hindi nyo po ako iniiwanan. Ayan. So, thank you so much and God bless everyone. Bye.